Ito po yung dinala ninyong sulat kay Secretary Bautista kanina? Humihingi kami ng konting pabor para mabigyan ng diskwento bilang public servant sa ating mga mabababang sinusweldo na mananakay, dahil kung kami ay kwentahin namin yung ilang beses kami dadaan sa maghapon, so malaki. Kung ipapatong naman namin dito naman sa pasahero, eh alam mo naman, Sir Mike, yung sinusweldo, hindi naman tumas yung sweldo ng mga manggagawa natin. Kaya naaawa kami. Kaya minabuti na namin, nag-usap-usap, mga buses, UB Express, jeepney, para sa ganun po ay mabigyan naman kami ng konting konsiderasyon para sa ating mamamayan at para sa aming mga tsuper. Magkano po yung hinihingi po ninyo na diskwento, Kalando? Yun ay pag-uusapan pa, sabi kanina ni Secretary, dahil nag-apor ang Secretary kanina, dahil nagpunta ng Batangas, dahil meron siyang okasyon doon. Kaya yan ay isisit niya ng pag-uusap at patatawag niya yung Toll Regulatory Board kung magkano yung pupwede, dahil kami naman ho ay maganda yung pag-uusapan para sa ganun po ay magkaroon po ng tinatawag na settlement, kasunduan, para sa ganun po ay ang taong bayan ang makikinabang. Para po sa inyo, para kung kayo po ang tatanungin, kung kayo po tatanungin, ano yung makatarungan diskwento para po sa inyo? Kung maaari po, sa steady na lang muna kami doon sa kaya kami gusto rin naman tumulong, dahil may privado naman kami, eh siguro sa amin naman kami, dahil mayroon kaming private vehicle na dumadaan din dyan, eh okay lang sa amin yung private vehicle, dahil naiintindihan naman namin yung gastusin ng ating mga toll na nagmi-maintain sa ating kakalsadahan. Okay, ganito ho, kung sakaling hindi kayo mapagbibigyan, ano susunod din yung gagawin? Ihingi po kayo ng fair hike? Siyempre, doon na kami pupunta, Sir Mike. Kaya lang, ang masakit kasi dito, Sir Mike, ay pinapaunawa namin na kami sa public transport, ang lahat ng binibili namin na ating krudo, pagsimula na sa krudo, gasolina, langis, baterya, gulong, spare parts, sasakyan, ito po ay parang pumasok na ito doon sa tinatawag na deregulation law. Di ba? Walang control ng gobyerno kung magkanong gusto nila na ipataw ng presyo sa pagtakbo namin. Pero yung aming pamasahe, regulation law, kontrolado ng gobyerno. So hindi pantay diyan, Sir Mike. Okay. Kung sakasakali na hindi ho kayo mapagbigyan, syempre ang susunod nga po sinasabi nyo nga po ay magtataas din kayo o hihingi kayo ng dagdag na pamasahe. Magkano naman po sa tingin ho ninyo ang hihingiin po ninyo dagdag pasahe, Kalando? Yan ho ay pag-uusapan pa namin, Sir Mike, dahil ang unang-una, nasa stage 1 pa lang naman kami. Kaya ito ay sa pag-uusap ng grupo, dahil kami ay nagsama-sama na kami inito, kinonfirm ko na ito sa Truckers Federation of the Philippines, sa Bus Operators Association of the Philippines, at saka yung jeepney transport sector na dumadaan dyan. Dahil ang balita namin kasi, Sir Mike, ay lahat ng ating toll na tinatakbuhan ay nakapag-apply na sila lahat, na una lang na na-release, na-aprubahan itong INLEX. Pamula kahapon, o kahapon, magkano po ang naibawas sa kita po ng isang driver kahapon? Kanina kasama ko yung chairman namin ng biyahe ng Monumento hanggang Santa Maria, Bulacan. Dahil doon sa kanilang biyahe, na apat na beses sila na babalik, so bali walo, bali mahigit 100 ang kanilang nabawas. 100 piso? 100 piso. Mahigit isang litro din ng diesel yun. Ang masakit, nung nakaraang linggo, nagdagdag na mahigit piso, di ba, ng krudo. So, magkuninta mo yung dagdag, yung dating kinikita ng driver namin na umabot na ng 500 dahil medyo gumanda ng pasada, nabawasan ng 200 sa krudo, ay sa 200 sa krudo, 100 sa tuloy, so may natira na 200 pang pamilya.